Nagugulo kasi ako kasi bakit may enjoy na hello, this is Nay and welcome to another video nga pala yung sinasabi ko. And welcome to another video. Okay. And I'm so happy and generously collaboration. Hindi, iba. Okay, so pa. Hello, this is Den. And Joel. And welcome to another video. So, as you can tell from the title, this is another product review. And kasama ko ngayon ang aking asawa because our brand collaboration for this video has generously sent us two sets of their products, which is the bamboo charcoal, tooth powder, and two sets of bamboo toothbrush. From? Doctor's Man. Ayan. Ang galing. Good boy. Charot. Anyway, so in this video, makikita nyo kung naging effective ba siya sa amin as tooth whitening. Ginamit namin siya for almost a week. So, magpa-flash kami ng mga pictures of before and after. Bago namin ipakita sa inyo yung clips ng paggamit namin, how to use it, and yung after na picture nung ngayon. Medyo malayo kami sa camera, so probably you can't tell kung meron na nangyari. So, ipapakita namin sa inyo yung mga pictures. But before anything else, please do not forget to subscribe to our channel. And notify our bells para ma... And hit the bell. Please do not forget to subscribe to our channel. And hit the bell para ma-notify kayo para sa mga upcoming uploads namin. Yay! First time ko lang kapakasi. Thank you so much. Ayan, so sobrang excited talaga kaming magamit itong products na pinadala ng Dr. Smile kasi pareho talaga kaming mahilig sa kape. At saka tsaka. And also mahilig kami kumain, especially ng mga kami. Pag mga nag-relate kami, minsan, nagsa madalas din na, na mga in-order talaga namin ay mga juices. So alam naman natin na mga pagkain ito, especially mga coffee tea, mga colored drinks na dilid ng stain no, sa mga ngipin natin. So, nung pinadala ito at first time kong i-try, na medyo nawi-weirdohan ako kasi nag-relieve talaga ng... And then, I mean, nagkukulay itim yung ngipin namin eh, no? Dahil sa charcoal powder namin yan. So, tinanong ko nga si Mrs. na baka halip na matanggal yung stain sa mga ngipin namin eh. Lalo pang madagdagan dahil sa ulin. Well, meron naman siyang friend na dentist, so nag-ask naman siya. So, ano ba sinabi ng dentist? So... Nag-consult ako dun sa friend ko na dentist and sinabi niya naman na this is actually a home remedy nga talaga for teeth whitening and nakalagay din naman sa kanya na this is specially formulated for teeth whitening but ang sinabi niya nga as a dentist na kailangan i-take note yung acidity level ng product na to para hindi siya masyadong maka-affect sa sensitivity ng ngipin natin kasi syempre, we have to follow the instructions. Nagbibigay naman sila ng instruction on ilang minutes lang siyang pwedeng ginagamit sa ipin and dapat hindi daw masyadong hard yung pagtutoothbrush kapag ginamit siya. So, yun yung mga ginawa namin. Ipapakita namin sa inyo yung video on how we used it. Hello! Kakagising lang namin. First time namin gagamitin yung charcoal na tooth powder from Dr. Smile and also yung kanilang bamboo toothbrush na binigay sa amin. So, huwag mo ilagay, hindi ka pa ng toothbrush. Hindi ko nilagay, ginam ko lang, tinry ko lang. Tinry ko lang, di ba? Kita naman nila eh, natinry ko. Lalagyan muna ng toothpaste and then i-dip namin dito sa charcoal powder. Let's go! Lang daw. Let's... Cheers! Cheers! Go! We're back! Nagpanlaw na kami ng bibig and yeah. Banlaw? Mumog? Mumog. Nagmumog na kami ng bibig and okay naman.
Ano masasabi mo? Okay naman sa yung first trial na. Okay naman siya. Medyo nawala nga lang konti yung medyo madulas kanina umaga. Iyak ba yun? Medyo kumakapit yung dila ako sa ngipin ko. Okay naman din siya. Kasi, syempre, meron pa rin siyang freshness na feel dahil dun sa toothpaste nga na ginamit natin. Pero di ko alam kung pwede siyang itry ng yung charcoal powder lang parang... Diretso. Oo, parang yun kasi yung instruction sila. Dapat meron siyang toothpaste tapos inidip mo siya dun sa powder. So, ayun yung ginawa namin. And mabilis naman siyang ma-rinse off. So, ayun, gagamitin pa namin siya for siya, the... Saka hindi siya masakit pag kinukusot. Pagka binabrush mo sa ngipin mo, wala siya. At saka yung bamboo toothbrush, ang lambot niya sa ipin. Oo, masabi siyang gamitin. Okay siya, hindi siya maano sa grams, hindi siya masakit sa grams. Okay siya. Okay. Paamoy nga. Huwag ka masyadong hihinga. Mabango. Mainit lang. Mabango pero nakatirik yung mata eh. Mainit eh. Ayun lang, so gagamitin pa namin siya para sa mga susunod na araw. And mag-update na lang kami kung talagang nakaputi ba siya ng ipin or kung meron kaming ibang napansin sa mga bibig namin. Bye! Ayan, so ginamit namin siya for almost a week. And ito yung mga napansin namin. Sasabihin muna namin sa inyo bago namin ipakita yung before and after pictures ng mga ngipin namin. Kung meron bang kaming pagputing na ganap sa aming mga ipin. So, ano ba yung mga napansin mo? Kala ko, meron, diba, since na powder siya, kala ko may mga mag-stick no, sa mga gilid-gilid ng ngipin natin na mga powder ng charcoal. So, nung tinignan ko, wala naman eh. And secondly... Parang galit ka. Hindi, kasi sa ibang review, sinasabi nila mahirap daw siyang balawan. Well, yung iba kasing reviews na nakita namin, hindi, ibang brand siya. Tooth whitening powder din siya. Kulay black din siya, pero hindi siya Dr. Smile. Well, itong Dr. Smile, mabilis lang naman siyang balawan. Tsaka yung sinasabi ng powder, hindi siya yung rough na powder. Talagang napaka-fine niya. No? Talagang napaka-pino niya. And secondly, gusto ko din, nung ginamit ko rin yan, isa sa pinakiramdaman ko is yung sa gums ko. Yung gums ko kasi madaling magsugat dati pagka yung toothbrush na ginagamit ko, yung mga bristles niya medyo matigas. So, nung ginamit ko, kasama yung bamboo na toothbrush, wala akong naramdaman na update sakit yung sa gums na ginamit ko. Even yung tawag dito, itong bamboo charcoal na tooth powder, no? Hindi siya gumagastos ng ganun ka rough sa mga gums ko, even sa ngipin ko. So, maganda siyang gamitin for me. Okay, so, kailangan din natin i-mention na syempre yung bamboo toothbrush is more eco-friendly than yung mga talagang ginagamit natin mga plastic. Toothbrush na plastic. Kasi alam naman natin ang plastic matagal talaga yan bago nag-iipon lang talaga yan. Hindi ko alam yung exact na statistics pero yung from way back kung ilang years ago pa alam ko na dito pa sa mga dagat natin yung mga plastic na yan. So kung makakagamit tayo ng mga more eco-friendly na mga gamit sa bahay natin, eh, why not? And especially yung toothbrush talagang necessity yan. Hindi naman pwedeng hindi ka mag-toothbrush. Kasi kawawa naman yung mga makakasalamuha mo. And especially na kawawa ka kasi magmamask ka. So, ikaw makahamon na sarili mo kapag hindi ka nag-toothbrush. So, plus sa akin yung merong ganyang option na bamboo toothbrush. Tsaka soft yung bristles niya. Oo, and very soft yung bristles niya. Comfortable siyang gamitin. And ayun, ang napansin ko naman sa ipin ko, kasi talagang ako very ano ako sa ipin eh. Medyo insecurity ko kasi yan kasi tagal ko nag-braces before mga 8 years and up to now nagre-retainers ako pag gabi. So talagang yung ipin ko, inaalagaan ko rin talaga siya. And madalas ko siyang napapansin talaga sa salamin kasi titignan ko nga siya. And napansin ko na aside from dun sa alisin muna natin yung whitening na effect niya, nagkaroon siya ng luster. Wow. Ganun ang term. Yung parang medyo naging mas shiny yung ipin ko than before. And cleaner yung feel niya sa medyo na-awkward lang ako. Kapag ginagamit ko to, parang iniisip ko, ibabrush ko ba yung dila ko? Yun lang. Kasi parang,
parang hindi talaga siya for consumption. Siyempre, di ba? Hanggang bibig lang talaga siya. Hindi mo siya pwedeng lunukin or ano kasi hindi natin alam kung magiging effect niya sa body natin kung nalunok natin siya. So, iyan lang yung kailangan nating i-take note and kailangan nating ingatan kapag ginagamit natin siya. Ang kagandahan meron naman siyang mga mechanics kung paano instructions kung paano gagamitin. Two to three minutes lang. 3 to 4 minutes. Okay. 3 to 4 minutes siyang gagamitin. And actually, marami siya. Marami yung laman nung mabigat nga siya. Meron pa nakalagay kung ilang grams. 100% natural. 45 grams. Okay, 45 grams siya. Wow, kinompute. Yun, mabigat siya. So, marami-rami siya. So, magagamit mo siya. So, ito yung mga pictures namin. Yung ma-flash ko dito sa screen. Kung yung before and after nung ipin namin. Kaya na lang mag-judge kung may nangyari bang pagputi. Pero you have to take note na almost a week pa lang namin siyang nagagamit and hindi naman ako huminto, lalo na ako, hindi ako huminto sa pag-inom ng kape kasi talagang dependent talaga ako sa coffee, talagang everyday meron ako. So, yun yung kailangan nating i-take note, but overall, okay sa amin tong product na to, we will continue to use it. As kung meron kang gustong mga updates, magbibigay ako ng mga updates, magpo-post ako sa Instagram, you may follow me on Instagram and meron din kaming Facebook page and also malapit na kami mga magka 2,000 subscribers, so please do subscribe to our channel. Magkakaroon kami ng live game giveaway kapag nakahit na tayo ng 2,000. So malay nyo yung puffy namin, yung bamboo chatter 2,000. Yeah, mag-announce na lang kami sa FB page namin. Tingnan nyo na lang kung ano yung mga magiging giveaways namin doon. But kung nakatulong sa itong video na to, please give it a thumbs up. And comment down below kung nagamit niyo na ba tong Dr. Smile. Nakapag-try na ba kayo ng Dr. Smile or ng ibang tooth whitening powder or kung sa dentist ba or basta kung nakagamit na ba kayo ng something na tooth whitening. Anong ginagamit niyo sa ipin ninyo? And comment down below lang. Yun! Thank you for watching. Thank until you. Next time. Thank bye! You. Bye.